Ito po siya. Ikot tayo ng 360 degrees. Doon po ay ang city. Of course, doon tayo galing kanina nung pinuntahan natin yung St. Mary's Cathedral. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako at meron tayong pupuntahan. Dalawa sa pinakamagandang lugar dito sa Western Australia. Yung unang lugar na pupuntahan po natin ay ang sentro ng city. At yung specific na lugar ay ang St. Mary's Cathedral dito po sa Perth, sa Western Australia. Ang dami pong magagandang lugar, kaya nga po parang nanghihinayang ako na hindi makita ng ibang tao, lalong-lalo na po dyan sa Pinas. Kasi ang gaganda po talaga ng lugar. Isa lang po ito sa pwedeng magawa ko habang nandito ako, na ipakita at ipasyal kayo sa mga magagandang lugar dito sa Perth. At yung pangalawang lugar naman na bibisitahin natin sa umagang ito ay yung tinatawag na King's Park. Isa ito sa mga dinadayo ng mga turista. At kung mapapansin po ninyo, yung driver's seat ng mga sasakyan dito sa Australia ay nasa kanan, sa right side po ng sasakyan. Habang yung mga o yung dinadaanan ng sasakyan ay nasa kaliwa. Napaka-opposite po kung anong meron tayo dyan sa Pilipinas. Nandito na po tayo sa St. Mary's Cathedral, kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga ilang parte ng simbahan dito. Tara! Yung altar, medyo naka-elevate siya. Isa sa gusto kong ipakita, isa sa pinakamaganda o mahalagang parte ng simbahan ay yung itong parte na ito, kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Diyan po ipinapahayag ang salita ng Diyos. Hindi muna natin explore yung buong cathedral.
dahil napakadaming details at history itong simbahang ito. Pero yung gusto kong bigyan ng diin ay yung kahalagahan o yung kung saan ipinapahayag yung salita ng Diyos. Dahil ang simbahan ay isa sa lugar kung saan natin naririnig yung salita ng Diyos. Isa sa mga lugar kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Yung simbahang ito ay halos nasa pinakasentro na siya ng city. At isa sa pinakalumang building dito sa Perth. At ngayon, puntahan natin yung pangalawang lugar na isa sa pinakamahalaga sa Perth, sa West Australia. Ngayon pupuntahan natin yung Kings Park. Maaga pa kasi kaya medyo wala gaanong sasakyan. Pero kapag weekdays, during rush hour, ako po, medyo traffic din dito. Ito na tayo. Papasok na sa Kings Park. Andito na po tayo ngayon sa Kings Park. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista dahil sa napaka-importante nito sa history ng Perth dito sa West Australia. Ito yung isa sa mga makikita natin agad dito ay itong tinatawag nila na Flame of Remembrance. Yan po ay sinindihan nung dumalaw si Queen Elizabeth II noong 1st of April 2000. Yan po ay nakasiga, hindi namamatay simula nung araw na yon. I mean, lagi siyang may apoy. Just to remind them, the people of Australia. Alas 8 pa lang po, pero ang tindi na ng sikat ng araw tsaka yung init. Kagaya po sa St. Mary's Cathedral, hindi mo po natin explore lahat kung anong meron dito sa Kings Park. Pero dadalhin ko kayo sa isa sa pinaka-importante na parte ng lugar na ito. Isa sa pinaka-importanteng lugar dito sa Kings Park ay yung tinatawag nilang State War Memorial. Ito po yung nasa likod ko, kung saan ipinapakita yung tanda ng pagkilala at pag-alaala sa mga namatay na mga sundalo noong panahon ng mga giyera, sa lahat po ng war na dinaanan nila. At sinasabi po dito ay State War Memorial, lest we forget. The State War Memorial is a place of significance in the hearts of Western Australians. Wreath-laying ceremonies are held here to honor the men and women of Western Australia who have died in service. Basically po, itong lugar na ito ay inilaan at inilagay yung mga pangalan ng mga
kinikilala nilang bayani noong mga panahon ng digmaan. So lahat po yan, yung nakikita ninyo ay mga pangalan ng mga nagbuhis ng kanilang buhay noong panahon ng digmaan. Itong ilalim po na ito ay lahat nakaukit yung mga pangalan. Siguro yung mga na-record lang. And there are more or less 7,000 names na nakaukit dito. Yan po. Hindi lang noong World War I, hindi lang noong World War II, pero sa lahat po ng digmaan na sinalihan ng mga Australian. At may tinatawag po silang Anzac Day. Ito'y sineselebrate nila every 25th of April. Gunit upang gunitain yung kabayanihan ng mga taong ito. Anzac means Australian and New Zealand Army Corps. At mula po dito sa lugar na ito ay matatanaw yung hindi naman kabuuan ng city, pero malaking bahagi ng city ay matatanaw galing dito. Kaya medyo elevated yung lugar na ito. Ito po siya. Ikot tayo ng 360 degrees. Doon po ay ang city. Of course, doon tayo galing kanina nung pinuntahan natin yung St. Mary's Cathedral. Ito po yung sinasabi dito. On these bronze tablets are recorded the names of the servicemen and women from Western Australia killed in action or who died from the effects of war service in the World War from 1939 to 1945. Dinagdagan na nila ng mga latest na namatay sa mga latest na mga digmaan. Napakaganda po ng lugar dito dahil malinis. Kahit na madaming taong pumupunta, pero nami-maintain pa rin nila yung linis ng lugar na ito. Sa mga dahilan kung bakit naisipan kong igala kayo sa mga lugar na ito, yung St. Mary's Cathedral and King's Park, dahil dito kukunin yung magiging pangalan na itatawag ko sa inyo at itatawag niyo sa akin. Dahil galing tayo sa St. Mary's Cathedral, at I give the emphasis of the Word of God, yung salita ng Diyos. At dito naman sa isang banda sa King's Park ay ipinakita ko sa inyo ng kaunti yung mga pangalan ng mga taong namatay at kung paano nila pinapahalagahan yung mga taong iyon na nagbuwis ng kanilang buhay, which is more on act. Ingay po ng ibon. Ito po ay yung kahalagahan ng kanilang ginawa o yung salitang gawa. Kaya nga po, salita at gawa. Dahil minsan, kung puro tayo salita, wala namang gawa, ay wala din. Minsan, mas mabuti pang gumagawa na lang tayo na walang sinasabi. Pero mas ganda pa rin kung pagsasama natin yung salita at gawa. Kaya nga po, naisipan kong ipag-combine yung dalawang ito at magiging saga. Ano po yung saga? Sinasabi ko nga, pinagsamang salita ng salita at gawa. Dahil sa pamumuhay natin araw-araw ay dapat na isasabuhay natin
yung salita ng Diyos, na isasagawa natin yung salita ng Diyos. Medyo familiar siguro kayo sa salitang saga, kasi sa naalala ko, ito yung parang mga comics, yung mga cartoons, parang story or series of cartoons, parang ganun, saga. Pero sa English, yung the word saga ay ang ibig sabihin po pala ay legend. Sa Tagalog naman, alamat. At sa salitang alamat, legend at saga ay makikita pa rin natin yung salita na ginawa o yung salitang ipinakita din sa gawa. Kaya abangan niyo po yung mga susunod na magiging vlog ko, dahil hahanapin natin yung salita na maipapakita natin sa gawa, yung salita ng Diyos na maipapakita natin sa gawa. At ito ay hindi mahirap hanapin, kundi kailangan lang nating tingnan ng mabuti kung ito ba ay nagagawa natin. Titingnan natin kung yung salita ba ng Diyos ay nagagawa natin o na isa sa buhay ba natin sa ating pamumuhay sa bawat araw. Kaya nga po itong pag-vlog ko ay hindi lamang puro gala, kasiyahan, o ipapakita ko yung mga magagandang lugar. Kung hindi, hanapin din natin yung salita ng Diyos at tingnan natin kung nailalagay ba natin sa gawa. Kaya mga kasaga, abangan nyo na lang po ang magiging next vlog ko, kung ano yung lugar na may papakita ko dito sa West Australia, City of Perth. At hanapin natin, pakinggan natin yung salita ng Diyos at hanapin natin kung paano natin maisabuhay, maisagawa yung salitang iyon. Kaya sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ito po. At pakipindot na rin yung notification bell. At saka pakishare na din po at likes. Maraming salamat po mga kasaga. Hanggang sa muli. Ako muna ay magmuni-muni dito sa napakagandang lugar ng Kings Park. Hanggang sa muli. God bless you.